Just magandang hapon. Magandang hapon, Bimpo. Okay, so sa ngayon ay ang lahat ay tumayo para sa ating panalangin. Kennedy, pangunahan mo ang parasal. Sa pangalan ng Espiritu Santo. O Panginoon, salamat po sa magandang araw at nakarating kami sa aming eskwelahan. Nawa po, ibigyan mo kami ng, ng maayos sa pangunawa upang sa aming topic na tatalakay ngayong araw. Yun lang po at maraming salamat. Sa Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, maraming na kayong po, mga bata. Bagong lahat, mga bata, isa akong mapagpalang hapon sa ating lahat. Ngayon ay ako si Teacher Marvin, ang teacher niyo sa EPP sa araw na ito. At ngayon naman ay ating titingnan kung may mga liban ba sa inyong mga klase. Ayan. So magulat nga ang ikalawang tatawagin ko, Shane Auriada. Narito po. Okay. Kennedy Moreno. Narito po. So okay. So palakpakan niyo ang inyong mga sarili sapagkat kumpleto kayo sa araw na ito. Ngayon naman mga bata ay magbalik-aral tayo sa mga nakaraan natin. Kahapon natin tinalakay kahapon, kung natatandaan nga niya. Ano nga ba yung tinalakay natin kahapon? Sige nga, magbigay ka nga, Auriada, ng tinalakay natin kung natatandaan mo. Ang ating pinag-aralan kahapon ay patungkol sa pagsunod sa mga batas tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Very good! Tama! Ayan, palakpakan natin ng tatlong palakpak si Auriada. Okay, ngayon naman, ano naman ang mga... Okay, so ngayon naman, magbigay ng mga batas o ng batas patungkol dun sa ating tinalakay kahapon. Sige, Moreno. Ang batas po na pinag-aralan natin kahapon ay ang RA 9003 po. Okay, tama. Ang RA 9003 ay kung saan ito ay ang may kinalaman sa mga makakalikasan at sa mga praktikal na pamamahala sa ating basura. Ano? So, tama. At ang sagot niyo, dahil lubusan nyo nang nauunawaan ang ating mga tinalakay kahapon, ngayon naman ay magkakaroon tayo, magbibigay ako na isang aktibidad na may konektado sa ating tatalakay sa ngayon. Okay? Nauunawaan ba? Opo. Ngayon naman ay aking hihingi ng inyong mga atensyon para tingnan ang aking mga nasa kamay. Okay? Nakikita nyo ba ang mga larawan sa aking kamay? Ngayon ay... iisa-isa ko itong ipapakita sa inyo at ilalarawan nyo ito. Okay, ano ang nakikita sa unang larawan? Naglilinis po. Very good! Tama ka, Kennedy! So, ano na? Ito naman, ano naman kaya ang ginagawa nito? Nagtatapon ng basura sa ilog. Very good! Tama ba na magtapon ng basura sa ilog? Mali po. Mali. Okay, kasunod naman ay? Okay, mga bata, ano ito? Sige nga, kung natatandaan nyo, ano ito? Naglilinis. Naglilinis. So, tama ba yung mga ginagawa nila? Opo. Okay. So, lubos nyo ng... nalaman ang mga nasa larawan at kayo ba ay nagkaroon ng mga ideya patungkol sa ating tatalakay sa ngayon? Opo. Yes. Okay, kung pamapalawak pa ang inyong mga kaalaman patungkol sa ating tatalakayin, meron ulit, may bibigay ulit akong pangkatang gawain na kung saan ay magkakaroon pa ng karagdagang ideya sa inyo. Kayo ay aking ipapangkat sa dalawa. Okay? So... makikita ninyo, pakinig, at aking babasahin ang direction. Okay mga bata, so sa aking direction, tukuyin ang nabibilang na nabubulok at di nabubulok at ang mga larawan na ilagay ito sa tamang lalagyan. So, sa dalo,
ang pangkatuan ay sa nabubulok at ang isa naman ang di nabubulok ay ang pangkat 2. Naunawaan ba? Opo. Okay, so bibigyan ko kayo ng papel dito at ilalagay nyo ang mga larawan kung saan meron ako ditong mga ginupit na larawan at ito ay ilalagay nyo sa tamang lalagyan. So dahil ang pangkatuan ay nabubulok at ang pangkatuan ay di nabubulok, so bibigyan ko kayo ng papel at ilalagay nyo ang mga piraso ng mga larawan dito. Okay ba? Opo. Okay. So, ayan. Maaari na kayo magsimula at inyo nang ilagay at hanapin kung alin ba ang nabubulok at hindi nabubulok. Okay, class, tapos na ba? Opo. Nagusay, okay. Ngayon naman ay ang bawat pangkat ay magpipresenta din sa unahan upang ipakita ang mga napili nilang larawan na tumatama sa inyong kategorya. Sige, ma'am, pangkat 1, pangunahan mo pag pagpapaliwanag sa unahan, bakit yan ang mga kabilang sa mga nabubulok? Sir, narito po ang gawa ng grupo. Ang nabilang po namin sa nabubulok ay ang saging, prutas, at gulay, at dahon, at karne ng manok po. Mahusay, palakpakan natin siya. No? Bigyan natin siya na ahu-ahu clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahu-ahu. Okay, mahusay ang pangkatuan. Ngayon naman, nasa naman ang pangkato ng mga ginawa. Okay nga, sige nga, Jane, ipresenta mo sa unahan ang inyong ginawa base sa inyong pagkakalam. So para po sa pangkato, ang sa amin na yung itala ang mga hindi nabubulok. So una po ay ang lata, pangalawa ang kahon, bote, plastic, at laruan. Mahusay! Palakpakan din natin ang pangkato na Mami Junisha Club. 1, 2, 1, 2, 3. Very good. Okay. Sapagkat kayo ay namapakahusay na sumagot at alam niyo na kung paano ang hindi nabubulok at nabubulok. So, kaya, kahit saan man kayo makarating, saan man kayo pumuntanda po, ay alam niyo na kung ano ang hindi nabubulok sa di nabubulok. Nauunawaan ba? Opo. Okay. Ngayon naman, ay, ang ating tatalakayin sa ngayon ay ang patungkol sa pananatili ng kaayusan. Okay? Pananatili ng kaayusan at kalinisan sa ating kapaligiran. Subalit, bago tayo dumako sa ating talakayan, ating munang alamin ang mga layunin ng ating tatalakayin. Okay? So, makinig. Narito ang ating patungkol sa tatalakayan. Layunin. Moreno, pakibasa nga ng unang layunin. Nagtutukoy ang mga paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. Okay, ngayon naman ang talagang ikalawa natin layunin. Oriada? Mapahahalagahan ang kaayusan sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapaligiran, pagiging malinis at disiplinado. At sabay para sa tatlo? Nakapagsasagawa o paraan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran sa ating komunidad. Okay. So, yan ang ating mga layunin sa ating mga talakayan sa ngayon. Ngayon naman, ay dadako na tayo sa pagtatalakay ngayon. Atin ang talakayin ang ating mga tagod. Okay. Pakinig. Kennedy, pakibasa nga yung number one. Yung number one na segregasyon. Kung ano nga ba ang kahulugan ng segregasyon? Segregasyon o paglalagay sa mga basura ng bubulok at tinabubulok sa tamang lalagyan. Okay. Okay, ang segregasyon daw ito ay ang mga paglalagay ng mga basura sa tamang basurahan na nabubulok sa di nabubulok. Ayan, ang pagiging malinis sa mga kaayusan sa ating kapaligiran ay nagsisimula sa pagiging disiplinado, nagsisimula sa pagiging laging maisipin at laging may umiiwas sa anumang mga bagay na nakasisira sa ating paligid na alam nating mali. At sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga kaalaman, tayo ay nagkakaroon ng aware sa ating kapaligiran at isa tayo sa nakakatulong dito. Halimbawa niyan ay ang nabubulok. So ang mga bubulok tulad ng mga ginawa nating aktibidad kanina, yung karne, dahon,
mga karton, pagkain, at halaman o dahon. So yun yung mga kabilang sa nagbubulok. Kayo ba sa inyong mga bahay? Kayo ba ay marunong mag-ahiwalay ng hindi nagbubulok sa nagbubulok? Opo. Very good, mahusay. O, pag sinabi naman ang hindi nagbubulok, sige nga, magbigay nga kayo mga example na hindi nagbubulok. Mula sa inyong sinagot kanina, kung may natatandaan ulit. Lata po. Lata? Plastic. Plastic, mahusay ng mga bata. Ayan naman, ngayon naman dapat tayo sa last nating pagtatalakayan naman, ayan pag re-recycle. Shane, pakibasa nga kung anong meaning ng pag-re-recycle. Ang pagre-recycle ay ang proseso ng pagkolekta ng mga materyales at ginagawang bagong produkto. Ang mga bagay na hindi nabubulok, maaari din natin itong i-recycle upang makatulong na mabawasan ang kalat at maaari din itong gamitin upang makagawa ng ibang produkto o pagamitan. Mahusay! Okay? So, ayun, dahil dyan na yung nagtatapos ang ating tinatalakayan sa ngayon. Sige nga, ulit, ano nga ni ang segregation, Kennedy, kung natatandaan? Ang segregation po ay yung pag, ano po, pag-ihiwalay po ng hindi nabubulok at nabubulok. Okay. Ano naman ang nabubulok? Magbigay ng isang example, kung talagang natatandaan. Mga prutas po. Mga prutas? Very good. Ngayon naman, para sa di nabubulok at magbigay ng mga halimbawa, kung natatandaan ang ating tinalakay kanina. Okay? Plastic, mga laruan. Mahusay. So dahil dyan, since kayo ay talagang hasana at may kaalaman na sa ating tatalakayin, ngayon ay magbibigay ako ng ating aktibidad sa oras na ito. Okay, maaari kayong kumuha ng inyong mga notebook at lapis. Okay, makinig. Para sa ating evaluation. Okay, makinig mga bata. Okay, para sa ating evaluation. Okay, pakibasa nga Moreno ng ating panuto. Ilagay ang masayang mukha kung ito ay naayos sa tama at malungkot na mukha kung ito ay mali ang ginagawa. Okay, so bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutan sa inyong papel ang mga katanungan ko. Naunawaan ba? Opo. Okay, dahil dyan kung sino makakakuha ng perfectong sagot ay magbibigay ako ng counting rewards. Okay, sige, simulan niyo na ang inyong pagsasagot. Okay, mga bata, tapos na ba? Opo. Okay. Atin ang chika ng inyong mga ginawa. At bago ang lahat, sige nga po, magtatawag ako noon sasagot dito para ibigay ang mga tamang sagot dito sa ating mga sagutan. Sige nga, Moreno, magbigay ka ng sagot. Number 1 po ay ano? Sige nga, pakipunta dito at hindi mo isulat. Okay, mag-usay. Paano naman ang number 2? Sige nga, Shane. Okay, masayahin. Ang number 3. Okay. Dahil dyan, ang inyong mga sinagot ay tama. Okay, para bigyan nyo ng ahu-ahu clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Ahu-ahu. Okay. Sino ang nakakuha ng perfect na sagot? Okay, si Shane at si Moreno. Wow! Ngayon naman ay magbibigay ako dahil sa pinangako ko sa inyo ay magbibigay ako ng rewards. So, okay, dahil kayo ay kikat ko na lang. Okay. Dahil dun sa mga nakakuha ng tamang sagot at naka-perfect.
Okay, yan ang inyong mga rewards. Okay. At ngayon naman ay kayo ay lubos nang may naunawaan at lubos nang nalaman ang patungkol sa ating tinalakay. At muli nga, ano nga ang tinalakay natin sa mga araw na ito, mga bata? Tungkol po sa di nagubulok at nagubulok na basura. Okay. At patungkol sa? Magre-recycle. At para sa kapag... Segregasyon, tama. Para sa ating kapaligiran. Okay, para sa ating pag-iwalay na mo. Nabubulok at di nabubulok. Okay, ngayon mga bata, bigyan ko kayo na gawain sa bahay. Okay, maaari ko rin yung kunin ang inyong mga libro, ay notebook, para isulat ang ating sakdang aralin. Okay, pakibasa nga ng ating sakdang aralin, Oriada. Kumuha ng mga ilang larawan at iprenta na nagpapakita ng pagmamahal at disiplina sa kapaligiran. Okay, maaari nyo lang sudatin ng ating takdang aralin. So, tapos na ba ang lahat? Opo. Okay, kung gayon, kung tapos na ang lahat, maaari nyo kulutin muna ang inyong mga kalat sa inyong mga sahig at ilagay na ang mga gamit sa inyong mga bag. Okay, tapos na ba? Opo. Okay, tayo na magsitayo upang para sa ating magsasarado. Okay, manalangin ka, Shane. Salamat na Ama ng Anak. Maraming salamat po, Ama, sa mga bagong kaalaman na natutunan po namin ngayon. Nawa po ay magamit namin ito sa pang-araw-araw na buhay at sana po ay palagi niyo po kami patnubayan at gabayan. Maraming salamat. Salamat na okay, class. Goodbye. Bye, sir. Bye, sir. See you tomorrow. Ingat kayo sa pag-uwi. Thank you po. Hello, right?